and upon thy people, and upon thy father's house, days that have not come, from the day that Ephraim departed from Judah, even the king of Assyria. It shall come to pass in that day that the Lord shall hiss for the fly that is in the outermost part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria. And they shall come and shall rest all of them in the desolate valleys, and in the holes of the rocks, and upon all thorns, and upon all bushes. The same day shall the Lord shave with the razor that is hired, namely, by them beyond the river, by the king of Assyria, the head and the hair of the feet, and shall also consume the beard. And it shall come to pass in that day that a man shall nourish a young cow and two sheep. It shall come to pass for the abundance of milk that they shall give, he shall eat butter, for butter and honey shall every one eat that is left in the land. And it shall come to pass in that day that every place shall be, where there were 1,000 wines and 1,000 silverlings, it shall even be for briars and corns. Thou said, with bowls shall men come thither, because all the land shall become briars and corns. Where's the bay? And all the hills shall be deep with the mattock. There shall not come thither the fear of briars and corns, but it shall be for the sending forth of oxen, and for the trading of lesser cattle. Sa bawat isa Panginoon, especially sa mga mukul Panginoon, pati para deliver yung maayos mga mga puller. Again, salamat sa mga Panginoon, blessing. Sa mga Panginoon, maasa Panginoon, mga kaya request Panginoon, din sa ating iba, mga iba pa ng aalat Panginoon, mga pasok, mga pasar, mga ito mga mga sa amin, mga kaya din Panginoon, mga ilan niya. Hilis na yung pray. Amen. Mga kapuno po. Giving sa lahat. Ngayon ay alas 8:20, 8:17, actually hindi ko alam kung ano na matatapos. So 25 minutes lang to, wala namang ilakad na, no? Okay, so yung pinaka-record natin, 1:22. Pero may mga tatlong pinaka-tema dito kasi yung banda ko, madali na. From verse... ito, yung mga nangyayari nga in the future, yung kapisi sa kanila, may dalawang nauna ditong konsepto na napakaganda. So obviously, yung pinakasikat nga din yung virgin birth, Jesus, pinapos sa iyo, Emmanuel, and then yung isa yung nangihas. So dito yung focus tayo na. Kaya title natin ngayong gabi, pwede actually ito, yung gusto kong i-focusan niya yung ito yung, if ye will not believe, surely ye shall not be established. Right? And then, ito, sa 14, no? Therefore, the Lord himself shall give you a sign. So, yan yung reference sa Matthew. Si Mary, nga alam natin siya yung virgin, no? Pinanganak si Jesus. Okay? Pero nagkaroon siya ng mga pang-anak. And title natin ngayon, ito na lang, the Lord himself shall give you a sign. Ay, bibigyan ka ng sign. Alam niyo yung sign, di ba? So, nandiyan sa ganun kalina, pero may sign. May signal, pwedeng ganun. Tapos ito yung duduktong natin. Anong gagawin? Pag binigyan ka ng sign na Diyos, anong gagawin mo? Ha? Na, binibigyan ka ng sign, totoo to. Gagawin mo to. Ito, huwag mong gawin. Anong gagawin mo? Ha? Susunod, bago ako sumunod, believe. Kaya sabi dito, if you will not believe, kabaliktaran, no? Kasi sinasabi kasi kay Ahaz, di siya niniwala, natakil natin niya, pero dapat, maniwala ka, pag ang Diyos ay nagpapahiwating. Iba, minsan may mga malinaw, minsan may hindi ganun malinaw, pero yung mga sign, alam niyo na may sign, di ba? May iksing, ano yung mga sign sa roadside, di ba?
Ano, nagaling kami ng malayo eh. Yung mga sign, ano yung sign na triangle? Warning. Warning ba, triangle? Yield. Ah, pagandyan yung yield, no? Yan, yung gano'n, tama, warning. Eh, yung gano'n. Bawal. No entry. Okay. Tignan mo dito. So yung signal, yung sign, wala lahat doon, di ba? Parang isang sign na pag nakita mo na yun, uy, madulas pala dito. Kaya kanina, pag ganun-ganun kami sa, kanina nga, sa, yung may part na Skyway, yung ano, bago yung three. Ganun-ganun, kaya hindi ka pwede magmabilis. Yung binoksong nila sa EDSA, dito sa Banda, Quezon na. So pag may nakalagay curve gano'n, ingat ka na, di ba? So yun ang sign. So, kaya dapat paniwala ka doon, ay unless di tama. Kasi dito, ang Panginoon na nagbigay, so paniwala ka. Amen? Amen. So yung iyan natin yan ngayong gabi. So kaya, context muna. Of course, ano yung una natin, chapter 1? Dalawa, reason with God, and then restore the judges. Chapter 2 is wherein is man to be accounted of. Number 3, chapter 3 is Jerusalem is ruined, marks of a fallen state. Number 4 is for them that are escaped of Israel. So dyan, pinapakita na na, yes, ang dahil mapakusahan, pero may mga kawala. Ganun din last week, eh, no? First by the spirit of judgment, and then yung mga apoy, no? Burning anger over the favored that gone wild, Isaiah 5. And last week, ito yung pinakamatagal, yung burning anger. Sana hindi kayo nag-burn ng anger sa akin. Last week, Lord, this hath touched thy lips. So, napakaganda rin nun. Deliver ka ng maayos. Of course, yung pinipicture nyo, marami, dalawa. Yung saan saved, pwede salvation. Sa mga saved na, yung anointing na tinatawag, no? Yung gagamitin ka ng Diyos. So, may ginagawa ang Diyos sa'yo. May kinalaman doon, salita ng Diyos. Isa sa mga nililis yung bibig mo. Okay? Kaya yung mga bata mo, huwag kayong ano, sabay dito, kakakayo kayo na eh. Kasi yun sa mga unan yung ano, tinuturo nyo, huwag kang magmura, huwag kang reklamo. Pag natuto yung mag-tikap ng bibig, mag-control ng bibig, sabi nyo nga sa James, di ba, tang, pareho lang yun eh. So dapat, pag hindi maganda yung lumalabas sa bibig mo, yun din ang spiritual state mo. Kaya nung ginamot, parang ganun, ginamot, o pinaso, doon siya umpisang ginamit ng Diyos. Tama-tama naman, nagtumawag din ng Diyos, yung, pardon, who shall do for us? At nag-volunteer po si Isaiah. So, sana nakuha niyo yun. Kaya ngayon naman, may mga paulit-ulit na tema dito, kaya ganun talaga. So, dito nga, bandang huli po, prophecy na naman, ano yung mga yan the future. Okay, so, sana natin. So parang last week, ano din, timeline din ng hari, di ba? When Uzziah, King Uzziah died. So yung ano, another point dito, kailan ilang beses na pakita kay Solomon ng Diyos, Panginoon? Ano, tanong ko na dati yan, ilan? Dalawa, di ba? Sinabi niya yun eh. Yan, hindi makakalimutan. Yung sabihin ng Diyos pala, nagpapakita ka pa. Pero minsan, nagpapamanifest siya sa mga salita, pero minsan may mga mabibilang mong pagkakataon na kakaiba. Amen? So again, hindi huwag kayo mag-invent or what, ha? Ang talagang hindi. Nangyari sa preacher, eh. Ganun ulit ko sa yung mga kulto, eh. Ano, nanaginip ako, ganun. Kaya mag-invent ako, sino maningin. Eh. Pero pag talaga nagpakita, alam mo yun, totoo. At kaya sa atin ngayon, sign lang. Kay Ahaz, sign. Sa atin, napakaraming sign sa Bible pa lang. Amen? Kaya kanina kausap ko, malalaman mo agad yung spiritual state pag ano eh. May mga pinipiling usapan, may iniwasan, may gusto. Yung gusto, hindi masyado importante. Yung importante, hindi masyado gusto. So alam na agad. Kayo rin ha, napansin ko agad yun pag manay-mili kayo ng ano. Nahindi ako pala yung
Kaya hindi mo alam sa mga pakil yung pastor eh. Ito na hindi siya yung nag-quiz, pero... Ano na yun, sinachalis siya pa rin kahit ano siya. Ganun talaga ang pastor eh. Hindi mo siya yung malaki yung church, okay yung mga... member. Okay, isang ilang point ko doon. Pag Panginoon ay nakausap yun, importante yun. Huwag niyo makalimutan. Talaga may sinabi sa inyong bahay. Nasa Bible lang ang lahat. Kaya huwag kayong nilipag yan. Salamat, marami tayo ngayon. Okay, so yan. Ngayon naman, dati, sa 6, namatay si Uzziah nung ito naman. And it came to pass in the days of Ahaz. Okay, so hindi masyado sikat na si Ahaz eh. Dito lang siya sumikat actually. Sa kanya, siya kinausap ni Isaiah about something na naging importante sa atin sa New Testament, no? So siya yung ano ni Uzziah, apo na, no? Ahaz, son of Jotham, son of Uzziah. So Uzziah, medyo okay yan, no? Umpisa, nahari, bandang muli. Siya nagkaketong, maalala nyo. Hindi yung ano siya, yumabang kasi siya eh. Sabi ko, when he was but he, when he was strong, yung sabi ko, hindi siya yumabang. And then, si Jotham, yeah, medyo negative na, lalo si Ahaz. Pero makikita dito, tinulungan pa rin sila. Okay, bibili sa atin kasi napakaganda, ang daming kwento dito, context, kaya walang maingay. Salahin yung pinig, kasi Aiden, okay, so King of Judah, that Rezin, the King of Syria. So wala tayong karakter dito. Isa-isay natin yan. So sana makakuha nyo para... Hindi mo alam pa kasi ito eh. Pero may makamasyado nyo kasi mapulit-ulitin ko ito. Para makita nyo ano nangyayari sa buhay ni Ahaz. At bakit ganyan yung warning sa kanya. And then later, yun nga, yung mga prophecy na immediate, tsaka yung later pa. Okay, naalala nyo yan sa Isaiah. May lagi nagpo-project yan hanggang sa end times. So ito yung unang ano natin, Rezin. Siya yung king of Syria. Ano yung Syria? Isa sa mga kalaban nila. Minsan nakakampi. Pero itong panahon na ito, kasi kaya ano na ito eh, Jotham and Ahaz, ito yung hati na nila. Okay? Yung Judah sa ilalim, sa other kingdom din nasa taas, Israel. Pero dito ang tawag sa kanya, Ephraim. Okay? Pag sinabi yung Israel, Ephraim, ano din yun, yung 10 tribes. Okay? Napakadalas. So, Sindaw and Pika, kung gusto nyo, sabi ng Bible ko, Pika, Mojo Bible, the son of Remaliah, king of Israel. Ito niyan, so, Judah, Israel. Kaso, went up toward Judah to war against it, but could not prevail against it. So, kalaban ng Judah, Israel. Madalas po nangyayari yan sa Rehoboam at Jeroboam, sabi ko. All the days of Jeroboam and Rehoboam, may war sa kanila kasi yan, nag-hati. So even sa panahon na to, gera pa rin. Kaso, yung panahon na to, nagkampihan yung sa taas. Kasi parang nasa taas yan eh. Syria, nasa taas din. Kaya sabi dyan, anong gagawin mo pag pinagkampihan ka? Kasi yung army mo nga lang, tatapatam yung army nito isa eh, nagkampihan dalawa. So na-imagine nyo na medyo mahirap. Kaya sabi dito, hindi naman siya makatalo, no? Pero, ito yung nangyari, nung nabalita na yung house of David, Judah lang din po yan. Ito yung mga anak ni David, yung pamilya niya. Obviously, ito yung king line. Sabi niya dyan, Syria is confederate with Ephraim. Nakita niya na, Ephraim niya yung tinukoy ka, Israel din yan. So nakipag, ano sila, nakipag-nagkampihan. Kaya ngayon, in his heart, itong history kay Ahaz yan, sabi dyan, his heart was moved. So siya ay natakot, yun na yun. The heart of his people, hindi lang siya, pati tao, kasi nga, pagkakampihan sila, imagine nyo kung na dito, China pala, talo na tayo, di ba? Eh, nagkampihan pa yung, sino mga kampi niyan? Russia. Wala na, parang ano, matay na tayo. Kasi mga myth pa ng mga Pilipino, mga kalokohan, di ba? Ito di ba yung mga ano? Anyway, ganun si Ahaz. And is that please
of the wood are moved with the winds. Alam nila, pag mga bagyo, yung puno, talagang gano'n na, parang okay, nakakuha. So, again ha, imagine nyo, kung anong applicable sa atin ito, parang anak ka ng Diyos, nandun yung pangako ng Diyos, in a way, nagtitiwala ka sa dyan yung kalaban. Ang gagawin ko, seryoso na to. So, natatakot tayo, minsan, di ba? At, ayan. Then said the Lord unto Isaiah, go forth now to meet Ahaz, thou, and shear Jashub, thy son. Okay? Yung maraming anak ni Sarah, ilan ba anak ni Isaiah? Maraming tatlo, no? Isa dun yung pinakamahabang pangalan, sabi nyo, Maher Shalal Hashbash. Sabihan nyo, tama ba? Yes. Alam ko, yun yun. Kasi sa anak niya. Anyway, ang ibig sabihin lahat yan. So, i-meet nyo. Parang kami ko na, Stephen. I-meet natin si Duterte. Kasi mapas na pala ngayon. Ano sabihin natin? Yung conduit, parang aquedak lang yan. So, minute nila. So, anong lesson doon? Ba't di na lang kinausap ng Diyos si Ahaz, di ba? So, again, ang Diyos na ipag-usap. Mga anak niya, mayroon na tayo sa likod niya, lalo pag ganito yung importanteng bagay. Amen? Amen. Kaya tayo, wala tayong ano, usap na si Billy Graham kanina. So, talaga naman magaling din, pero dapat alam natin mga Baptist yun, ang laking compromise nun. Hahanga ka ba doon? Pitong presidente ang kinausap niya. So, what? Sabi ko, pati si Pope, alam mo ba yun? Kaya pinapakilang naman. Hahanga ka ba doon? Eh dito, salamat si Ahaz, actually maliligtas sila dito eh. Okay? So, salamat siya, mayroong totoo ng likod na Diyos. Amen? Na, inakausap siya, pinakausap ng Diyos, hindi papakausap sa kanya. Kaya papalad pa rin ng Juda. Kasi later, ito na, nasabihin dito, yung Israel ang unang masakot. Eh. Tuloy lang natin, and say unto him, take heed and be quiet, fear not, neither be faint-hearted for the two tails of this smoking firebrands. Eh, yung sabi ko mga name calling, ha? Kaya kayo, sa ibang preacher, ba't tinatawag ko ni, tawag ko si Baptist, eh? Ano tinatawag ko mong gano'n? No? Name calling yan, ha? Masama yan, ha? Yung ba gano'n, eh? Sobrang hina. Minsan, biblical yun, eh. Si Jesus, ginamit yun, diba? Si Hero, the Fox, sino pa? Ginagamit tayo, pero ano, applicable yan, hindi yan gusto mo lang, ano, parang si Rockman kasi gano'n yung magsalita yun, puro palalait eh. Kung applicable yan, natama naman, hindi mo tinatawag para lang, oh, si Tanga, si Negro, si Kulo, hindi yung nangaasal ka lang, okay? Itong tawag sa kanila, ang tawag sa Syria, no, kay Pika, sa kay Resin, entindi, no, kung maintindihan nyo, two things. Okay, mga buntot of this smoking firebrands. Para sila, apoy. So, kung nakatakot naman talaga, apoy, di ba? Pero ba tinatawag niya gano'n? Kasi parang, dapat di ka matakot niya, parang ginagano'n si Ahaz. Amen? Parang tayo, kung narin, meron ditong malaking katawan, bully, kung narin, si ano? Narin lang, si Rain, binubully, kung narin, sino maliit dito? Aiden, no? Takot mo, ang laki ng mama. Anong gagawin mo sa mga lang? Pwede mong gawin para hindi matakot. Okay. Matakot sa damulag na yun. Inibigyan mo na, malaki nga yun. Pero sabi nga nila kay David Goliath, malaki siya, malaking target. Madali sa pulin. So ganun yung Diyos eh, magaling siya eh. So yes, nakakatakot yan, pero apoy lang yan, yung ginagawa sa apoy, patayin. So ito na yung mag-uusapan natin ng matagal, no? Bakit? Because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah have taken evil counsel against thee. So yun nga, pag tayong pinag-uusapan ka, pinagpaplanuan ka na, alam mo yung nangyari kay Jesus, di ba? Wala siyang kasalanan, tsaka si Daniel, wala siyang kasalanan. Eh, hindi ako magagalaw niya. Minsan, ibang sobrang loko-loko, they will go to length, sabi nga sa English. Talagang paplanuhin nila, magsisinungaling, magtatakpan,
para lang minsan maiyari yung gusto niya iyarihin. Okay? So again, nakakatawa kasi ganun eh, parang yung bagong balita ngayon, yung whistleblower daw ng nakwenta ko yung last Saturday kasi yung gumagawa ng plano, yung Boeing. Pinatay eh. So ba't pinatay? Kasi na-expose sila eh. So, napakahirap minsan na magsabi ng totoo. Amen? Amen. Isang inaabad din ako kasi sa ngayon, nadali nang mag-ano eh, nadali nang magkwentuhan ngayon. So, pag na mag-usapan lang tayo dito, kahit dito, yan, ganyan may Christian. Ano pwede mangyari? Madami pwede mangyari. Bitiwala ka rin tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Uy, nakakatakot. Nag-ganun, nag-team up sila. Sabi ng Diyos, huwag ka matakot. Amen. Uy, let us go up. So, yun talaga, susugurin natin yung Judah. Vex it. Talaga, papahirapan. Let us make a bridge therein. So, alam niyo yung bridge, di ba? Parang, at least entrance or basta, parang generic term nila yung pag-ganin. Parang may nasira or something or basically, yun yung, ha? Kasi yung umpisa ng pagkasira. Kasi kung di nila makuha lahat, eh, nagtulong sila sa isang location, pwede nilang makuha yun at least. Diba? And set up in the midst of it, even the same. So kung sa nang tinitig na ko, hindi kilala to eh. Basta malinaw lang dyan, ganyan po yung mga style niya, alam niyo si Nebuchadnezzar, di ba? Sino yung ginawa ng gobyerno? Sige nga, double twist. Nalimutan ko rin, igadalaya nga tayo, parang ganyan, letter G. So ganun po yun, kasi hindi lang pwede pagharihan lahat ng hari, dyan ako. So lagi may katiwala yan, ilalagay ko doon, pagpapit ko yan, di ba? Sama po, ganun nangyari ngayon. Dahil wala nang kalayaan sila ngayon, yung China, nag-set up na ng mga kunwaring ano doon, mga leader, pero puppet nila yun. Ganyan po yung style dyan. And the same the Lord God, it shall not stand. So, yun ang plano nila, yes. Yung plano yun, talunin natin yun, tapos aalisin ng hari, lalagay tayo dyan. Hindi mangyayari yun. So, positive to pass sa Judah. Ito yung medyo pinag-aralan mo, hindi maintindihan. No? May simple explanation, pero yun, sabihin ko na sa inyo yung ito yung sinabi niya, bakit ito din mangyayari? Kasi for the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. And within 65 years, shall Ephraim be broken that it shall be not a people. So basically, sinasabi niya, matatalo yan. Hindi sinabi niya yung Judah tatalo, pero mawawala yan 65 years from now. At nangyayari yun, alam natin yung story ng ano, nauna yung nasakop yung Syria and later yung Israel. Wala lang sinabi dito yung Assyria. Ayan, sinabi, no? So, ang sasakop dyan, sa mga alam yung history nyo, yung Assyria. Hindi Syria, iba yung Syria sa Assyria. Yung Assyria, siya yung pinaka isang mga malakas. Bago yung Babylon. Okay? So, siya yung sasakop, uubusin yung Israel. So, yung Judah, hindi nila makakaya. Pero later yung Babylon ang alas ng Judah. But anyway, kasi sinasabi na yung Diyos, huwag kang matakot dyan, sila yung uunahin ko. Gusto ka nilang patayin, sila yung mauuna. Maganda, di ba? Makakahinga ka, pag yung kalaban mo na uunahin ka, siya yung uunahin daw ng Diyos. And dahil nangyari po yan, itong nung nasakop sila ng Assyria, wala na yung 10 tribes na yun. Okay, iba lang na bumaba sa Diyang Pisigaya, ito na natili sa Judah. So alam pa nila yung kanilang race, pero or tribe. Pero yung as a people, Israel, naubos na yun. Nawala, hindi naman namatay lahat, pero nagkakalat-kalat na. Kaya sinasabi dito, that it be not a people. Okay, nakasunod. History. And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's son. Ito na yung title. If he will not believe, surely he shall not be established. Okay, ganito yan. Ano daw yung sinasabi mangyayari? Masasakop yung Israel and then pati Assyria. Pero ba't sinasabi niya pa yun, the head of Damascus is Syria. Sorry, the head of Syria is Damascus. Kaya kayo mo, tinignan ko ulit, yung Damascus talaga yung pinaka-oldest city raw yan. No? And hanggang ngayon, yan po ay capital pa rin ng Syria. May sinabi head, capital.
Pag sinabing, so ang capital ng Syria, Damascus, and the head of Damascus is Rezin. Naalala si Rezin. Siya yung hari ng Syria. Okay, so binigyan rin sa Israel yun. Sabi rin, the head of Ephraim. Ephraim is Israel. Sino yung Samaria? Capital din. Nakita nyo yung parallel. And the head of Samaria is? Anong pangalan nun? Kanina. Si Pika, okay? So, ba't sinasabi yung ito yung head, ito yung head, ito yung head? Obviously, meron siyang pinapahiwatig dyan. Ano ibig sabihin nun? Sasabihin ko lang muna sa inyo yung isang mangyayari, na ba? Nabigit ko na, no? So, isa sa mangyayari, masasakop sila. Yun yung isa sa dapat ng paniwalaan ni Ahaz. Mangyayari yan, sinabi nga. Pero bakit sinasabi niya yung mga head? So, yung believe ito yung gusto niyang maintindihan dito. Hindi kasi sinabi lahat dito, pero, kumbaga, ang isang bansa po, pag nasira yung leader, wala na yan. Ano sinasabi yung capital niya, pag nanghina yan, ubus yan. Ganun yung nakikita natin ano dito, sinasabi yan. So, kahit sa 10 laban lang mo yan, ganyan, kahit pag namatay yung hari, hindi agad makakapolma yan. Wala magkukumand eh. Diba, wala ka nang magkunahan yun. Ako mo sunod. Hindi ganun. So, ganun yung magbinanatan yung pag namatay po yung pinuno, hindi yan madaling makabangon. At I believe, ang pinapahiwatig dito ng Diyos, dapat alam natin na, especially mga kalaban natin, isa sa mga madaling gabiin sila. No, ano ba yung mga bangstrand na yan? So kaya kung naalala nyo ating series sa Acts, ano ginawa ni Paul, yung mga style niya, di ba? Ngayon ditong grupo, Sanhedrin, Sadducees, Pharisees. Ginawa niya, ginamit niya sa advantage niya kasi may matalino siya eh. So minsan pwede natin gawin yun. So kaya tayo, ganyan yung ginagawa natin. Tanong sa akin kanina eh. No, basta kamusta yung ano, gawain niyo. Wala akong masabi kasi okay naman tayo. Ano, sabihin ko. Gusto namin ng ganyan, yung seaman, yung ano. Hindi lang papalinig ng ganyan. Kasi ang naisip ko agad, ang hirap, yung paglaban sa cause doctrine, sabi ko. Kasi kahit mga Baptist, may nga nabanggit ko, kaya noong una, agree sa akin, kasi nga, agree naman talaga siya, kasi nga yung yan, anti-abate rin sila, kasi nga, alam mo na, yung ano yan eh, gaganyanan yung mga taas na pastor eh. But anyway, inano ko na si Billy Graham, iba na. So, kasi sabi ko sa kanya, ang ginagawa natin, so, bakit binabanatan ko, for example, yung leader? Nah, si Pope. Yeah, si Muhammad. Bakit sinasabi mo, pinopilya si Muhammad? So, ganun yung madaling pabagsakin yan pag yung leader ay mabagsak na. Ganun po yun. So, kung sino nag-establish yan, tapos hanggang ngayon, siya ay, ngayon, itong nabasa ko kayo muna sa yung Baptist daw, kaya siya si John Smith daw ang magpayo. Hindi nga natin kilala yun eh. Eh yung SDA ka, tinatanggi din sa nila si... Sino mo ba eh? Yung leader nila na nag-distract ng scripture nila. Sa Ellen G. White. Tinatanggi nila yun, pero nasa ano talaga rin, hindi may tatanggi yun. So, sabi ko dito, lesson sa atin, at pinapakita rin ng Diyos, hindi yan mahirap talunin. Yung mga leader niya, ito lang leader niya, ito, leader, ito, capital niya, ito leader niya. Nagsama man niya, mag-away man sila, ganyan lang kasimple yan eh. Lalo sa Diyos, okay? So, sana nakuha niyo yun. Pero gusto ko dito ang bigyan ng pansin, kaya sinabi niya eh. Alam na agad ni Isaiah, tsaka ng Diyos, parang ayaw mo maniwala eh. Kaya sabi niya, warning at tayo rin. Kung may pahiwatig ang Diyos, if you will not believe, surely you shall not be established. Kung hindi ka niniwala, ito pwedeng sermon in itself to eh. Actually, magkakaroon ng sermon dito. May title na agad ako eh. Parang defending the importance of belief. Parang ganyan. Coming soon. Okay? Ang hirap ito pag hindi ka naniniwala. Interestingly, parang sabihin ko na nga sa inyo, kasi itong nakaraan, this week pala, yun, na parang training namin sa company din. Medyo nabanggit yan, ayoko na sumigil kasi nga, alam nyo na, alam, hindi nila makukuha yung level mo eh. Pero nabanggit, sabi doon,
Kung bago niyo sabihin sa tao niya, dapat maniwala muna kayo. Eh, tama naman. Eh, paano nga hindi ka naniwala? So, yun, alam nila yung importance ng belief. Yes. Amen? Yes. At sa akin dito kasi, yung iba kasi, napasig siya mong baptist, hindi, either mahina scripture, hindi yung titiwala. Anong pala tayo? Alam, ligtas na. Hindi dapat, pag-isiyan mo lang, pag hindi yan nagsisi, pag hindi yan nagbago. So, hindi sapat yung bilid. Ganun na lumalabas. Well, that's wrong. Dahil malinaw, sabi nga sa Bible, it is by faith, by grace, through faith, not of works, lest anyone should boast. And then, ulit-ulit yan, dito na naman, ang in-emphasis niya, ako sa saltanan, Diyos, kasi may sinabi ang Diyos. Anong gagawin mo sinabi ng Diyos? Magmimili kayo kasi yung belief na yan, kaya gusto ko sabihin sana, hindi ko na pinatulad. May lalalim pa ito, mahala naman yun. Alam ko naman yung may kinigil. At tatatagal lang, no? Kasi gusto ko sabihin actually doon, ano sinasabi mo? So, eh, paano nga hindi ka na naniniwala kung may sinabi siya upper management? Kung kailangan daw paniwalaan mo, eh, paano nga kung hindi? Ano yan? Eh, siyempre, ayaw. Kasi alam ko lang yung gagawin ko, di ba? So, pero tama yun, kailangan mong paniwalaan kung tama nga. Yes. Kung totoo, kaya doon pa nag-uumpisa yun, hindi basta-basta ang bilhin, binibigay mo yan. Ay, sa love life, ganun yan. I love you. Oo. Oh. Yung parang sa atin, masyadong mabilis, I love you daw. Ang mahina-hina ka, di ba? Yes. Totoo ba yun? Alamin mo nga kung totoo. Ngayon, kung totoo yun, hindi nasa iyo na kung mainiwala ka. Yes. So, ito sinasabi sa kanila, may importanteng bagay na ikaliligtas ng kanyang kaharian at sa sarili rin niya. Maniniwala ka ba? May kita rin mamaya, medyo hindi nga eh. Pero mabait pa rin ang Diyos sa kanila, niligtas pa rin sila. At hindi, iba, kaya ito yung, para sa atin to, ha, tandaan nyo itong mga verse ito. If you will not believe, kung di ka maniniwala, hindi ka ma-establish. Ganun niya, kahit mga churches, kahit mga individual kayo, ang dami mga kanin, eh, hindi ko lang sinasabi ko, maniniwala ba kayo? Hindi ka pinipilit, pero alamin nyo nga kung tama. And then, pag nalaman yung tama, sinabi ng Diyos, paniwalaan nyo. Para doon ka ma-establish. Kasi hindi ka makakapag, hindi ka lang ka first base, hindi ka naniwala dito, dadagdagan pa yan, di ba? Lagi nang sabi sa, ganda kong station kasi sa lesson natin sa Mac, eh. Hindi ka naniniwala ng 1 plus 1, tapos get the integral of ano. Wala. Amen? Yung mga basic that paniwala mo din, you will build up from that. Ano sabi rin sa Bible na foundation si Jesus, apostle, nag-lay ng ano din, foundation din. And then tayo, nag-build tayo sa kanilang foundation, sa kay Jesus. Hindi pwedeng nga talaga yung mga niniwala kay Jesus. Wala, hindi natin makakasundo yung mga Jew na hindi niniwala kay puna kay Jesus. Amen? Dito, linaw! Pag hindi ka naniwala, hindi ka ma-establish. Shaky ka. O malabo ka, hindi ka matibay. Ganyan ang spiritual life natin. Kaya gusto kong ipasayos din. Kasi ano nakuha niya yan, ha? Hari ito. Sinabi ng Diyos sa kanyang lingkod, sabihin mo ito sa hari. Pag hindi ka naniwala, hindi ka ma-establish. Ganyan na ganyan sa pananampalataya. Amen? So, ito yung second part. Kaya sabi dito, moreover, hindi lang yun. Okay? As be a sign. Ito yung madalas, ang dami ng preaching na narinig ito. Maganda rin naman. Ewan ko kayo kung ngayon lang kayo. Anyway, ito yung nangyari. So, gusto silang iligtas ng Diyos. Pero ang Diyos nag-a-ask pa dun kay Ahaz sa hari na ikaw yung mag-ask sa akin ng sign. Ito yung yun. Ginagawa niyo ba yan minsan? Ginagawa niyo ba yan minsan? Lord, gusto ko mag-business. Bigyan mo ko na sign na ito na talaga yun. Diba? Lalo sa labor. Ganyan. Sino ba yan? Dami mo kasi maliligaw. Isa, dalawa, tatlo. Lord, bigyan mo ko na sign na ito. Yung gusto mo sa akin. Diba? Normal yun. Eh, si Gidjo. Diba? Ginawa niya yun. Eh. Yun ang gagawin. Exactly ganun. Pero ganun talaga. Ang Diyos ganun din siya. Eh, na... hindi siya pwede may pag-usap sa atin ng napakalinaw lagi. At ang gusto mo ako sa akin face to face, di ka rin sa Moses eh. Di ka rin naman pa-spiritual ni Moses, di ba? So,
Pero actually, pag binabasa mo yung Bible, malilinawan ka rin. Amen? So, ganito yan. So, ganun lang. I-relate natin sa sarili natin kay Ahaz. Ganun lang siya gagayahin. Okay? So, ang Diyos nagsabi, Hoy, Ahaz, BM, ikaw mag-ask sa akin ng sign. Anong gagawin mo? Gano'ng, anong i-ask mo? Dahil sa ito, tama po ba yung gamit? Gano'ng alalim? Lord, basta may makita lang akong ano, basta sumikat lang ako bukas, ibig sabihin ng ganyan na. Kaya sinabi dito, ask it either in the depth or in the height above. So, alam niyo minabanggit ko lagi yan, talinaga yan. Anong mas matindi, malalim o mataas? Kasi ang lalim ng hugot, ang taas ng pinag-aralan, talinhaga lang po yan. Yun naman, pareho yun. Ano pinagkapareho? Napakataas at napakalalim. Mahirap. Mabutin, di ba? Ito, humukayin mo. Kaya sasakin ka ng itong plano. So talinhaga lang po yan. Ibig sabihin na, maghingi ka rin ng mahirap. Kaya may mga isa, may mga theoretical ganyan isa yung usapan eh. Pag dumating si Jesus dito, ano yung tatanong mo? Yung mga gano'n, yung galing yung sana exercise yun eh. Ano mag-isip tayo, amen? Amen. Minsan nga, Sunday school, hindi kayo tatanong eh. Na-imagine, kung nandito si Jesus kayo, ano tatanong nyo? Kasi minsan pag nasa tanong nyo rin eh, mababaw ka pala, mababaw yung tatanong mo, sayang naman. Nakakita pa kayo ng mga gano'ng talk show minsan, di ba? Sino magtatanong? Sa'yo gusto matuto. Kasi ayaw kami magtanong kasi hindi kayo niwala ang sagot eh. Anyway, kung mapagkakatiwala niyo sasagot at matalino, ano yung tatanong mo kay Jesus? Yan. Okay, so dapat, yung pinakamatindi na, yung, alam mo na, yung bagay na hindi nagpapatulog sa'yo, di ba? Maliligtas ba ako, mga ganun. Kaya ano kailangan kong gawin, Lord, para ano, magpalain ako or something. Hindi lang ako, buong mundo, kamag ako world peace. Malalaman mo actually sa mga preaching eh. But anyway, hindi mangyayari yun. So yun ang challenge sa kanya. Okay, nakasundan. So alin ko ha, si Ahaz, kinausap ni Isaiah, ang Diyos na nagpapatanong, manghingi ka na sa sign. Humingi siya ng sign sa akin. Gagawin ko, malalim ang... Ito problema. Ano sabi ni Ahaz? Kung kaya parang ikaw, binigyan, parang ganyan, si Jesus pumating dito. Ano yung tatanong ko? Oh, yan, andyan na, oh, naka-ganyan lang, oh. May pinakamatalino tayo. Sino pinakamatalino mo ngayon? Marcos, matalino pa yun. Ano yung tatanong ko? Nasayangin mo ba yung pagkakataon na yun? Maraming ganun, eh. Medyo nahihiya, walang mano, walang tiwala. Yes, Ahaz, tingnan nyo. Sabi. But Ahaz said, I will not ask. Kung magtanong ka, ayaw ko. At paano magkakaroon ka lang ano eh, ng clue, bakit? Sabi niya, neither will I tempt the Lord. So sabi niya, sa utak niya, masama yun. No, kung ano yung irony dito, alam niya, pag soul meaning ka, at nakita mo yung spiritual status ng iba mga talagang, ang layon, di kasi ligtas. May papagawa, kasi nasabi na ng Diyos, sabi ko naman, gusto mo bang maligtas? Ay, walang makakatiyak. Mga ganun. Ito yung sabi ng Bible, hindi mo matitiyak. Ito ka, hindi. Pinapangunahan mo, hindi na negative ka pa. Yung mga ganun. Sabi kasi, pwede na lang ako. Kasalanan daw pala sa Catholic yun. Napakinggan ko ata ako rin ng komentar. Sabi niya, the sin of presumption ng tao nila dun. Pag ikaw ay may nagsabi, siguradong ligtas yan. Talagang yun ano nila, binaon nila yung mga tao po sa ano eh. Nakita nila si Paul ligtas, kasi ano, ligtas, kaya yun ang layo ko. Kaya dahil ko kasi na-encounter na ganyan din. Yung sarili ko din. Difficulty talaga yun. Pwede mong maligtas talaga. Pwede mong malaman. Kaya yung sinabi ng Bible, isa pala yun. Pwede siyempre. Pinaka-mutating bagay, yung pwede malaman. Okay, so itong, sabi natin full si Ahaz, amen? Magtanong ka, ayoko. Kasi ang feeling niya daw tinetend niya ang Diyos. Eh, yung Diyos kaya nagsabi sa iyo, magtanong ka eh.
Raya, may magtanong ka sa akin. Ay, baka magalit ka eh. Diba? Diba? Nako, ano gusto mo sa birthday? Ay, nahihiya ako. Baka sabihin mo, ano ako eh. Tama lang ko eh. May isa, ano to eh, wala sa hulog, no? Sana nakuha niya pag ang Diyos nagsabi, ha? Huwag mo siyang patutudahan. Okay. Mamaya, ano pa to? Sige, tuloy lang natin. And said, itong hina to, si ano na to, ang Diyos, o nagsasalita kay Isaiah. And he said, hear ye now, O house of David. So, yun yung pamilya ni Ahaz yan. Is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also? Another sikat na verse na naman to. Ano sa palagay mo sa Diyos? Ano, mahirap ba siya? Ano, parang ganyan eh. Yun yung sinabi niya kanina, yung sinabi niya, yung maiksiba yung kamay ko, may iba mata yun, di ba? Hindi ko kaya gawin yun. Ay, matanda na ako. Hindi ko kaya gawin yun. Kasi nga, tanong sa atin ngayon, ginagamit mo yung mga, ano sa pera, mga prosperity gospel, yun sila magaling. Pero totoo rin niya, kaya bigay talaga ng Diyos lahat dyan. May perong gusto niya. Ngayon, ako, sabihin ko sa'yo, panalangin ko minsan talaga, ayun, minsan, kailangan na rin natin ng konting kaluwagan dyan. Kasi, yun eh, sikip natin dito, pero again, nasa kanya yan, siguro, hindi pa tayo napagkatimalaan doon. Amen? Amen. Kasi, hindi lang pwedeng, ano, hinihintay niya rin tayo, huwag lang tayo maturity. Yun. Kasi, nakita ko rin yung sa ibang, ano, pag binipilit ba, malaki church, walang laman yung tak ng mga member. Wala lang, forma lang. So, hindi natin gusto yun, man. So, okay lang dito muna tayo. Pero sana, sakali, para. So, ibig sabihin ito, again, huwag mong pagdudahan ng Diyos. Ayun, huwag mong pagod ng Diyos. Yung pag sinabi mo, weary, parang pagod, o, oh, may hirapan. Hindi mo mapagod ng Diyos, kaya maling-mali si Iyas, hindi siya nagtanong. Amen? Amen. Ito na, ito yung maganda nga sa Panginoon sa kanya sa panahon na to. Hindi siya nagtanong, pero ang Diyos pa rin ang nagbigay. So ito na. So again, imagine nyo na nakikinig kayo na kompleto ni Isaiah. May yung mga prophecy sermon natin. May immediate fulfillment to. And then, may kita natin kasi nga itong ano, sikat to kay Jesus to. So, si Mary, virgin ng anak. So, imposible yun. Miracle yun. Ito yung hindi na tayo palang magtatagal. Sabihin ko lang muna bago natin tuloy yung kwento tsaka yung implication din. So, yung kalaban natin, again, yung mga Hudyo, sila yung bumababoy dito. Sabi nila, yung virgin kasi sa kanila, sa Hebrew, malimutan ko tuloy yung mga ano yan. Basta pangalan ng babae yun. Alma. Nagagal Alma. So, ibig sabihin ng Alma is a young girl, parang gano'n. Pero actually, pag tinignan mo sa dictionary, isa sa mga ibig sabihin niya, virgin, yan. Yeah. And madalas naman talaga yun sa hindi, pag younger, wala pang asawa, virgin, yan. Yeah. So, pareho ba yung virgin tsaka young woman? Hindi exactly, pero pwede. Okay, gano'n yun. So, pero, ang maganda dito, si Matthew, talagang, ano nyo to, na virgin. At again, paano na magiging miracle yun kung hindi naman virgin? So walang miracle doon. Kaya malinaw po yung inaral ko yan. Lakulong talaga mga virgin to. Gusto nila mawala tayong tiwala kay Matthew dyan sa scripture. Ay sa kanila, hindi naman yan. Ano yan? Ang magkaanak yung ano. Miracle ba yung nanganak yung babae? Hindi yung miracle. Kaya sabi nito, it is a sign. Okay? Ngayon ito, lahat ng paliwanag nila dito. Sabi, uy, mga hanganap yung ano, virgin, sign yun sa'yo. Paano? Ang dami na ubulis dyan ang babae. Amen? Ang sign daw dito, itong 15 pababa. So, in a way, tama rin. Pero then again, iniwala tayo sa New Testament. Ito ay pinote ni Matthew na ang fulfillment nito si Jesus, ay yun lang, at siyang maliwanag din naman. Okay? So, isa yun sa mga sinabi ko lang para alam nyo, so, matatouch natin yan. Sige, tuloy natin ha. Therefore, the Lord Himself. Ito title natin, di ba? Ang Diyos ang magbibigay.
So ganito, kunwari, kunwari, may tiwala kayo sa akin, kay Rain wala, kunwari lang. So, sabi ni Rain, ay sabi ni Pasto, ano na tayo, punta tayo dito. Susunod ba kayo? Susunod ba kayo? So, depende nga, kung wala tiwala, hindi, di ba? Pero ngayon, anong paano kayo susunod? Kailangan malaman nyo na yung sinasabi niya galing din sa akin. So, ano yung pwede niyang pakita? Ito yung text ni Pastor. Yan, di ba? Yung ganun eh. Yung ganun. Kaya yung... Yan. So... Yung, basically, no? Tuloy lang natin ito. Gusto mo may abalik tayo kay Jesus. Ibigay siya ng sign. Ang sign, ang virgin, na hindi dapat makanganak kasi nga virgin eh. Pero makanganak, maubuntis. And bear a son and shall call his name Emmanuel. So una, son, and then yung kanyang pangalan daw ay Emmanuel. Ba't di naman Emmanuel si Jesus eh? Kinote din ito eh, God with us yun eh. Emmanuel, Emmanuel, as sinabi ni sa Matthew, which is interpreted, God with us. So, ibig sabihin pala, Emmanuel, sinasabi lang, yung batang yon, siya yung mapanganak, siya ay Diyos na nasa atin. Yeah, makes sense. Kaya Emmanuel, ang pinakala sa kanya, ng angel, sinabi rin, Jesus, dahil siya yung magbibigot ng salimutan sa kanilang kasalanan, so, Jehovah Savior, still, Emmanuel, kasi nga siya ay Diyos na nasa atin. So, ibig sabihin, hindi ang Diyos kasi wala dito, di ba? Pero kung siya yung pinanganak dito, birth of woman, siya ay tao na. Dahil tao siya, nasa atin siya. So, yun lang, ganun lang yun. Okay? So, God with us. So, ito na yung medyo mahirap na madalas binakiloko kasi ito yung may immediate fulfillment. So, sabi ito, butter and honey shall he eat. Yung sino he doon, yung Emmanuel niya daw. That he may know to refuse evil and to choose good. So another point. Kaya mga magulang, pwede ba makakainin niya yung kasi mga anak natin ng yung laging Jollibee. That is the best na kaya natin. Amen? Kasi parang lesson dito, ano eh. Yung butter, mga mabanggit yung butter. Ito yung maganda, masarap. Ito yung masustansya. Mayaman. Parang gano'n. Di ba? Yun ang gusto natin sa mga anak natin eh. Hindi naman masyadong pinapumper, pero hindi naman gano'n kasi kaya mo naman, okay? May abalikan natin yung butter and honey. Sabi dyan, basta pag siya ay siya daw kakain ng butter and honey, that he may know. Makita niya yun? Pag kumain siya noon, siya daw ay matututo, tumalikod sa kasalanan, at piliin yung gusto. Ganyan po yan, actually, kahit sa psychology daw, ganun daw. Pag yung bata daw, laging gutom. Okay? Ano mo yan? Mayiging matakaw yan. Sinasanay siyang ganun eh. Pag yung bata lang, yung binapatukan, lalaban yan. Mayiging ano, ano pa? Lagi mong, hindi mong pinapansin. Mayiging ano din yan. Masukin or something. Mga ganun ano eh. Hindi ka umisado eh. Pero may kinalaman po yan. Kaya ang bata, sabi ko, bigyan ko na rin kayo naman. Isang preacher na nakakilig ko, nagkano eh. Tagal niya nag-preach. Kaso, kukwento eh. Pero totoo din. Kukwento sa isang magulang na yung anak daw niya, ga, pinagpala, matalino. Ano yung isa, di mo naman ikaw gumawa yun, ang Diyos nagbigay siya. Pero sabi niya lang, kaya gusto ko malaman, ano may sikreto mo, sikreto mo. Tapos tinapos yung sermon, alam yung sinabi niya. I just love him. Yun sabi. Totoo din naman, eh, man. Pag minahal mo yung anak mo, mas maganda yun, hindi mo alam exactly yung mangyayari sa anak, pero may ano yun eh. Yung anak na minahal na yun, may, pag ito, establish yan. Yun, may sound ko na yun. Mahal ako kasi ng magulang ko. Amen? Pag sinin nyo yung iba, medyo hindi mahal, di ba? Medyo may security yan eh. Kaya sinasabi naman natin dyan, mahal ka naman ng Diyos. Amen. Kaya ngayon ang ginagawa natin, lalo na na-overdid tayo sa mga tao, medyo, hindi minahal, di ba? So, hindi kayo mawawala ng pag-asa. Amen? Amen. Kasi ang Diyos Ama naman, pwede mo maging Ama. Okay, so another lesson yun doon. So, mahalin niya, pakainin niyo para hindi magnakaw kasi busog siya eh. Gagawin niya yung default yan pag ang bata ay busog, may hindi mapagbigay, makalino, ganyan.
Okay, move on. Sabi niya, for before this child na namin, dito na yung prophecy na may timeline. Itong batang ito daw, bago daw siya matutong, sabi niya rin na mag-refuse siya ng evil, pero bago nangyari yun, ito na yung timeline. Sabi niya, the land that thou abhorrest, yung kinagagalitan daw ni Ahaz, sino yun? Binanggit ka rin na. Yung kalaban nila? Yung dalawa, Assyria, and then Israel, or Ephraim, dito sa chapter na ito, no? Ano mangyari? Shall be forsaken of both her kings. Iiwanan. Obviously, di basta iiwanan lang yun. Ano mangyari sa kanila? Patay yun. When the Lord shall bring upon thee and upon thy people and upon thy father's house days that have not come from the day that Israel departed from Judah, even the king of Assyria. So yan na. Kasi itong Assyria, bagong regional power na nila doon. So dati, malakas sa region lang nila. Ngayon, nila kontento. Mananakot doon sa lugar nila, no? So di magandang balita, pero still, magandang balita para kay Judah. Kasi nga, kalaban nila yun. Pinagtutulungan siya, pinagtutulungan niyo ako, hindi ko kaya-kaya. Pero itong dating, tapos kayo. And shall come to pass in that day, by the way, sabi dito, before that child, diba? So ilang beses, ilang taon ba ang bata ay nakakalam na ng mabuti masama? Depende sa bata, iba dyan, diba? Pinakamaaga nila, mga 6 eh. Matalino talaga, iba. Sino yung 5? Alam niya na mas ang mabuti? Masyarap niyo na yan. Kasi hindi na. Pag alam niyo may masang kabote, pwede nang maligtas yan, dapat maligtas niya, no? So, ibig sabihin nun, ganun lang ang timeline, 6 years, 7 years. Ibig sabihin, hindi ka dapat mainip. Okay? Kung nagagalitan mo yan, ubusin yan. By the way, bakit pala parang conflict kanina, no? Yung 65 years dito? So, ibig sabihin nga kasi, hindi pa naman agad pampanganak yun, no? Hindi naman sila naman kailang pampanganak yun, no? Bata, di ba? Ganyan. So, hindi yung conflict, ha? Okay, so that, yun na. So, 18, and shall come to pass in that day that the Lord shall hiss for the fly that is in the uttermost parts of the river of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria. So, ano yung fly? Ano yung fly? Langaw. Langaw ba yun? Eh, kasi yung isang bee, eh. Obviously, ano yan? Talinaga na naman yan, ha? Hindi niya gagamitin yung bubuyog. Again, ang gagamitin niya ay army ng Assyria. So, yung sabihin lang, no, parang pag-his, parang bubugawin niya. Okay? So, bubugawin niya, mapupunta kayo sa kalaban niya. Okay? Yan. So, hindi nga lang sa kanila, sabi hanggang Egypt, at nangyari po yan. Sa history, yung Assyria, nakasakop yan. Yung Judah lang talaga nakaligtas eh. Kasi nga, dispel sila, malakas sila. Eh, pinabayaan na. So, five, they shall come and shall rest all of them. So, again, negative to ang mamaya, may positive. Parang last week. And they shall come and shall rest all of them in the desolate valleys and in the holes of the rocks and upon all thorns and upon all bushes. So again, ang kinuha ko pala dito, yung bees, saka yung fly, kinuha ko pala sa armies. Ibig sabihin ng sila yung binugaw doon, mapunta sila dito, at sila yung mga mahinga, ano yung sabihin doon? Sige, talaga sasakupin sila. Hindi sila yung tipo, kasi may mga army po na pag nanakop, medyo nabawasan din sila, mamatay tayo dito pag nag-rest back to, uuwi yun. So sila, kasi mag-re-rest, ibig sabihin, mananatili doon. Ibig sabihin, talaga sasakupin sila. Sabi na tayo, the same day that the Lord shaved, then medyo mga talinaga eh. Sino yung nag-aahit dito? Yan, mga lalaki. The Lord shaved with a razor that is hired, namely by them beyond the river. Sino nga yun? Ano niya, hired? Inupahan. Shaved. Parang uubusin. Parang another way of saying, madarating nga sila, ubusin kayo. At bakit hired? Kasi nga, ang Diyos ang gano'n eh. Parang inupahan. The head and their hair of the feet and it shall also consume. So niya sabi dito, ubos!
Diba? Ubos yung buhok, ubos pati beard, ubos pati yung pati paa. Alam nyo lang yung mga lalaki, diba? Pati sa... Meron kami yun, buhok. So yun yung negative. Okay? Pero ito yung medyo may positive, na may makikita naman. It shall come to pass in that day that a man shall know is a young cow in two sheep. So positive na po yun. Ito yung end of 22. And shall come to pass for the abundance of milk that they shall give. He shall eat butter. So nabalik yung he. Yung he dyan, yung binabalik na yung kaninang tao na butter. Again, ano yung butter? Saan gawa ang butter? Ba't kaya magkakaroon ng butter? Meron ka ng milk? Ha? Ano na? Hindi, may milk ka na. Isang galing ang butter, isang milk. Eh, ba't ka mag-butter? May milk ka na. Ha? So, may yung milk. Tsaka masarap ang butter, di ba? May madi-derive ka ba? Eh, lang naman kung gatas ka na lang. Sawa ka na sa gatas. Meron ka palang magagawa pa sa gatas. So, ang dami yung gatas. Kanina, ano siya, di ba? Masakop sila. Paano nangyari? Yung kasi nga, ang promise po dito, may matitira sa kanilang remnant. Sila yung pagpapalain. At sino alin yan? Ha, balik tayo. Musika na lang itong turn. Verse. Eh, pala, malinaw po niya sinabi dyan, no? Kung di kayo, nalito kayo doon, hindi nga lang malito, sasabihin niya yun eh. Sino yung yayaman? Sino yung kakain ng marami? Sabi dyan, for butter and honey shall everyone eat that is left in the land. So may matitira. So busin marami, pero may matitira. Tapos ito, dahil may mahirap yun, di ba? Dapat. Pero ang Diyos, pwede siya magpayaman. Amen? Amen. So kahit sila inubos, hindi ako rin inubos, may natira, mas meron pang resources. So pwede ba yun? Nangyayari po yun. Minsan ibang bansa ay sinakop, tapos pagpapalayan, kasi mayaman kasi sumakop, tapos naging mabait, whatever reason, mabait, relatively, sila yung magpapakain doon. Uulan ulit yun. Ganun po nangyari sa Korea at sa Japan. Hindi ko alam. Germany. Ganun po nangyari. Diba? Ubus na yung Germany. Siyempre, hindi naman sila inubos kasi hindi naman lahat yun. Naka-Nazi, di ba? So, tinulungan sila. Umulan. Filipino, ganun din. Di ba? In a way. Pero may something dito kasi. Ano yung gusto ko sabihin dyan? Yan. So, yun po yun. So, may natira. Ayun ang gusto kong sabihin. So, sino nga yung kanina, yung Emmanuel, si Jesus? Ano ba yung magandang blessing talaga sa atin? Yan ang tanong ko sa inyo. Kasi again, na-relate ko sa atin eh. Eh, pastor, eh, okay, sige, tama yung tinuturo mo eh. Bakit di kayo mayaman? Katulad ni Abante. Yung mga ganyang banat eh, di ba? Papaisip ako mo, ano? Alam niyo, mayroong blessing na yung gusto talaga ng Diyos ng blessing sa atin. Okay? Alam niyo, kay Jesus, mayaman ba siya? Pero, ang description kay Jesus, di ba, yung sabi ko, yung spirit daw hindi binigay sa kanya by measure. Ibig sabihin talaga, sobra-sobra. Amen? Okay? Itong mga panahon po niya, si Kaya, minsan ang Diyos nagpapakita, nagpaparamdam din, nagpapagsuturo din, nag-bless din. Tulad ni Jesus, hindi. I believe ito yung sinasabi dito. Amen? Amen. At ganun din sa atin, sa church natin, huwag kayong insecure sa mga yan. Huwag yung nag-aalala ko yung mga yan, sa soul winning ano natin. Kahit minisip kung paano kayo encourage, hindi kayo mga takot, may matapang kayo. Hindi ako misa kasi parang bata kayo, makakutosan lang kayo ng ano eh. Yung mga yung inagalaan din, hindi basta-basta yan. Pwede yung panindigan yan. Amen? Amen. So yun yun. Okay? Ito yung, again, medyo balik ng negative, positive, ano ganyo. And it shall come to pass in that day that every place shall be where there were 1,000 vines and 1,000 silverlings, it shall be for briars or thorns. So yung briars or thorns, paulit-ulit din tayo. Ang sinabi yung briars po kahit sa New Testament, yung mga walang kwentang halaman. Yung thorns, actually, hindi tumutubo sa halaman, pero actually, minsan ang tawag lang nila sa ma-thorny na plant, thorns. So, kasi sabi dito, balikan natin. May panahon daw na yung dating mayaman, 1,000 vines eh. And 1,000 silver leaves. Yung silver leaves, papera lang po yan. Okay? Ang mangyayari, magiging walang kwenta. So, yung tinutukoy doon yung mga hindi naiiniwala sa Diyos.
Tulad ng Israel, inuubos sila eh. Pero, balik sa positive. Again, with arrows and with bows shall man come thither, because all the land shall become wise. Ito sa ito, negative pa rin pala. No? Pero, pag tinignan mo yung wording dito, bakit daw sila sasakupin? Ba't sila sasakupin? Para sinasabi kasi ito, pag sinakop sila, magkakaroon ng briars and thorns. Kasi pag inubos mo nga naman yung magandang halama, inubos mo yung pala, inubos mo yung mangga, yung tutubo dyan, yung walang kwentang mga halaman. Pero hindi sa bandang, sabihin ko na lang. Kasi sinasabi dito, kaya daw sila sasakupin, because all the land shall become blood. So anong mauna ngayon? Naging briars or thorns sila, or after sila masakop, saka sila nagkaroon ng briars or thorns. Ano na una? Sige, Noel. Briars or thorns o sinakop? Una yung sinakop. Pero sa 24, una yung naging briars. Kaya kay sinakop, kasi wala na ang kwenta eh. Ganun po yan. Alam mo mangyari sa mga churches, sa mga individual, mga Kristiyano. Ba't kinabayaan ng Diyos to? Diba? Ba't pinabayaan ito ng Diyos? Eh kasi una siyang, umiitang siya ng una ng iwan eh. Amen? Ang pangako sa kanya maganda, talagang tutuparin ng siya ng iwan. Anong ngayon, yung protection ng Diyos, aalisin sa kanya, anong mangyari sa kanya? Na supposedly, hindi siya mapahamak, hindi siya magiging bobo, hindi siya mahihirap, hindi siya mabobo, maloloko. Ba't naloko yung Kristiyano? Naloko ng ano? Ligtas yung alam ko eh. Ba't nagpaloko? Nang iwan siya sa Diyos eh. Kasi yung kaligtasan, di mawawala na yan. Kaya bakit yung iba kahit yung dating maayos sa church, mga pastor pa, maayos dati, okay, salamat. Kung ang ginawa nyo, ngayon, hindi ka nagpatuloy. Somewhere along the road, nagpabaya ka. Bakit tanga-tanga na yung pastor na yun? Hindi ko alam yung mapaktis, eh, hindi naman yung turo eh. So, siya nagpabaya muna, sa kaya siya nasakop. Ganyan po yung nangyari sa Israel, ganun din tayo. Okay, alam ang picture po ng Israel sa Old Testament, papunta sa New Testament, sila yung people of God. And therefore, tayo, people of God, tayo ngayon, pag nagpabaya ka, ganun na mangyayari sa'yo. Pangako ng Diyos yan, huwag kang pakasigurado, anak ka ng Diyos, hindi ka papaluin, yan ang pinapalo yung anak. Amen? Amen! Pwede nga mingod, yung makapalo kasi anak ako yan, baliktad. Totoo, hindi ka papaluin kung matino ka. Bigyan ka ng cellphone, ano gusto mo, lalakyan, ano. Matino ka. Ikaw hindi. Ataw. At gano'n nangyari sa kanya. Amen? Amen. Gusto na natin. And all hills shall be deep with the matak. Yung matak lang ay ano yan? Piko. Pero ibang klase daw. No? Yung piko kasi is alam ko yung piko natin isang pagano. Alam ko yung piko eh. Peak, yan, peak. Yung peak ang tawag doon yan. Kaya nasa likod, minsan, parang peak din, yan, pico. Pero yung matak daw, baliktad, isang pagano. Parang act sa likod. So, kailangan kasi. Pero yung sabihin lang nito, alam nyo natin yan, pag gumagamit nito, yung sabihin lang nun. Nagtatanim, di ba? So, on all the hills that shall be digged with the matak, they shall not come thither the fear of briars and thorns, but it shall be for the sending forth of oxen and for the treading of lesser cattle. So, papakinabangan pa ba yun? Hindi. Not come feeder with the fear of the briars or thorns. Yeah. Ibig sabihin, may positive dito, yung mga hiwalay niyo kasi sa utang niyo, hiwalay niyo yung mga hinusgahan ng Diyos and then yung matitira. Yung husgahan ng Diyos, ubus siya, pero yung matitira, pagpapalain daw, diba? Sa kanila yung bubuos yung pagpapala, again, napag natin kanila kay Jesus, yun, nasigil yun, talagang minority na po yung mga tunay na manampalataya na yun. Ngayon, dyan na yung mga policy, ang dami ng false teaching nun. So, okay, mati-distarting kasi nung pagdating ni Jesus, diba na nangyari doon? Eh, well-established na yun, mayroon silang school, mayroon silang dapat si Jesus, dala yung patotohanan, ano nangyayari sa kanila? Hindi naman siya mayaman, hindi siya may impluensya. O bakit naligtas siya dapat naniwala sa kanya? Kasi puno siya na magpapala, hindi nga pera eh. Amen? Amen.
overabundant siya. Wow, blessing. So yun yung, kaya imagine mo yung naubos na isang land na lang, kunwari 10 hectares. Nasunog, nasunog yan. Pero may natira, ito yung natira na yun, pwedeng gamitin ngayon na magpag-umpisahan. Kaya pag pinagpala ka na, marunong ka, alam mo na, hindi niya pinadaan yung mga bagyo, ano man yan, walang sumakog. Yung maliit na yun, pagpapalain yun. Amen? Amen. Sabi nito, hindi na sila matatakot. Bakit sila matatakot? Eh, kasi doon na naman yung protection ng Diyos. Amen? Amen. Kaya balik tayo dun sa the sending forth of oxen lang. Ibig sabihin lang, ibig sabihin, mayroon ulit magkapabaho dun. Okay? And for the trading of lesser cattle, ibig sabihin. So, ano yung ginagawa sa cattle, ibig sabihin? Isang cattle po, kasama dyan yung mga kambing. Okay. Sabihin yung generic terms sa mga hayop, kahayop pa nila, especially mga domesticated. Kaya mabalik natin dyan, ano nangyari dito? Ang title natin, The Lord Himself shall give you a sign. Ganyan po tayo dito. Basta wala nang sinasabi ng Diyos sa akin. Gusto ko nang pray nga akong pakita siya. Sabi sa akin, Rain, anak, itong gawin mo ha. Magkaroon mag-aral. Pumunta sa gandong lugar. At hindi ganun ang Diyos na usap eh. Diba? At alam mo siya, mga signal lang siya. Makikita yung mga signs. Okay? Saan kaya ako? Kay Michael Haban. Ewan ko, Baptist daw siya, hindi naman, sumaling. O dito sa discerning word, hindi masaya dito eh. Kaya natutunan kong salita ng Diyos. So sign yun. Amen? Ano ba, sino na hihirapan dito na ano? Tignan ko kayo ha, wala. Na gawin mismo yung kalooban ng Diyos. Ano kaya kalooban ng Diyos? Sa dyan ba ako o sa iba? Ngayon, Yeshua ata, maganda yun. Hebrew eh. So, hindi na sabihin sa'yo, agad lang doon siya, may pinapakita lang siya sign. Ngayon, pag nakita mo yung sign na yun, hindi lang pwedeng kaya ito sa ating mga baptist at sa atin, ito lang yung sign natin, ha? Wala kaligtasan. Sigurado, malinaw, okay? Pina-challenge natin lahat dyan, at pina-challenge mo yung maligtas. Pero yung pag-sablay ang kaligtasan niya, challenge natin niya, para yun, may error sila, maituloy nila. Amen? Amen. And then, pag tama na sa kaligtasan, ibang bagay pa. So, yun ang sign. Nung nasa inyo na yun, kung, ano kaya yun? Masyado silang ano, ha? Nagpapakinggan ko sila sa YouTube, yung ano naman, Catholic yun. O, yung ganda lang tinayin mo ng Catholic sa ano, Spain, no? Yung ano, ano daw yun? Nakalimutan ko sa Espanyol, pero sabi ko, the Sacred Family Church. Ano yung ganun? Ano ba yan? Sigat na sigat yun. Maganda tingnan, pero ano say-say nun? Ano say? Dito ako mag-church kasi malaki at hindi sign sa Diyos yun. Amen. Hindi mo alam, maligtas yun. Hindi nga ako natapos ng ano. Ano pinapakita sa'yo ng Diyos na sign? Hindi mo rin malalaman kung hindi mo rin salitaan ng Diyos, hindi ka ligtas. Ligtas ka, unti-unti na yan, unti-unti yan. And then, kaya title natin again, The Lord shall give Himself shall give you a sign. Believe it! Amen? Maniwala ka doon, sundin mo. Paniwalaan mo. E paano malaman mo Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Okay, ganari, gagawa bang Diyos ng bagay na may konting unrighteousness? Ay, politiko. Yung usapan namin siya kanina, politiko. Sabi ko, hindi nang bawal. Hindi nang bawal ang mga pastor mag-politiko. Pero, then again, natatanong ngayon kung gusto mong gawin. Na hindi ka magawa bilang pastor, madami, pero ano yung pinapagawa dapat mong gawin? Yung parang, ba't mo kailangan mo yung politiko? Yung usapan namin. So, sign ba yun? May sign na eh. May nagsasabi na nga sa kanya eh. Huwag kang papasok politiko, madumi yan. At si pastor, yun ang nagsasabi nun. Kaya nagpolitiko yan, doon natin naman si pastor nun. So, sign yun. Anong gagawin mo?
Walay ka sa ganun. Ano naman, kayo naman, mga bata. May friend ka, no? Friend kayo, okay naman sana. Uy, may sign. Sineran mo, ayaw. So, Panginoon, magiging kaibigan mo yan. Gusto mo yung kaibigan. Ano pa? Ano yung mga sign natin? Please, ano natin? Kung sa, okay, sa church, sa pili ng church, love life. Kaya nga, love life. Kung sineran, ayaw. Uy, sign yun. Ano pa? Pabaho! Uy, pabaho mo, ano? Ano sila doon? Magpa-party-party sila. Ngayon, mahira na po yung walang inuma. Pero pag talagang bumabaha ng beer, kasi nga sabi ka. Okay, uy, sign nyo. May pasok ng Linggo. Uy, sign nyo. Hindi ka looban ng Diyos yun. Amen? Ano pa? Uy, kailangan mong pabakunan, pinilit. Hero. Ngayon, kung sabi mo masyado na, napilitan. Pero hanggat maaaring, ano pa? Nilalayo ka sa pamilya mo, for example, uy! Mayroon opportunity! Bata ka, may asawa, anak ka. Opportunity sa abroad! Sa North Korea, kalawag ng balagis yun. Gagawa ka ng nuklear doon. Nagbibigyan naman ng Diyos ng sign, amen? Nasa iyo na lang paniniwalaan mo. Kaya nga po yung, pag sinabi sa pastor, pinanalangin kayo, plus na agad kayo nun, meron kayong counsel, sabi sa Bible, ha? Sabi nun, kalimutan ko. The multitude of counselors, there is safety, yan. Sabi natin, mga ganda. Counsel. Nabasa nyo, ready, go. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Kaya nangyari kasi, mga respect ko di malalag, ano, kinagat agad, may opportunity ba? May networking, di ba? Opportunity, open-minded ka ba? Sige. Mag-invest ka lang ng ganyan. Ay, wala pong pero mangutang. Mangutang ka para invest dun. Hindi ka may yayaman. Hindi ka naman nagtanong. Ano mangyari sa'yo? Okay ka. Kaya, yan, maganda po yung mga plano nyo sa buhay. Again, hindi ko infinitin. Pero, ino-offer ko lang naman ang aking service. Amen? Amen. Meron po akong nililigaw sa akin. So, ma-attend sa The Feast. Alam niyo yung The Feast? Yung aming ganun speaker, ganun siya. The Feast. Catholic po yun. Bobo Sanchez. Magaling yung magsalita, pero magaling din sumamba kay Mary yun. Right? Alam niyo na. So, ano gagawin nyo? Kristiyano din ako po yung Catholic eh, matay. Kristiyano. Mahina. Amen? Saan ang ako? The Lord Himself shall give you a sign. Believe it. Ano pa yung mga sign? Di pa ako contento eh. Ano yung mga sign? Mag-aaral po ako. Imposible yan. Diba, maintindihan mo yung Bible, imposible yan. Sabi sa akin, pinag-aralan mo talaga yan. Kaya na, pinag-usapan na nga natin, natanong mo pa ako, pinag-aralan mo yan. Eh, kung sinasabi mo, hindi ko na pag-aralan, pakita mo nga yung mali. Pupungaran mo na, pinag-aralan mo ba yan? Yun ang sign eh, alam mo, insecure tong taong to. Huwag ka matatanungin ng gano'n. Ano pang sign? Ang Diyos ang nagbibigay. So, magaling sa inyo. Trabaho, business. Amen! Yan nga, yun. Ang sinali si daddy pa, yun. Ako din, di ba? Salamat po ako. Nag-bless ako sa inyo. Tuloy-tuloy lang kayo, bud. Amen. Nakikita ko yung ano.
yung kwento na yung kanina kausap ko, mayaman ay single. Anyway, hindi yung posible yung mga ganyang bagay ko. So, ano pa yung sign? Nangyana ko lang si Pastor kasi gusto ko rin magka-ambag sa church ba? Okay po yan, gawin nyo na lang ba? Sa atin, ano nga yun, nagyayang Pastor kasi nagkakwento yung minsan. Nasa Bible din yun eh. Sabi, huwag ka nang magsabi. Maganda naman yun, pero alam na natin yun eh. Mararamdaman na natin yun eh. Kaya ito, kahit mga batang to, ganyan din naman discern yan lahat. Kaya nga pinutukuhan natin, pag laki-laki, matibay na yun. Hindi ko kailangan pilitin yan. Yep! Sentize mo. Hindi na kasi, di ba? Jamie! Di ba? Nakakahiyaan talaga hindi ko gagawin sa inyo. Amen? Ano pa sign? Ano pa tayo sa inyo? It's all winning! Ano sign dyan? Parang alam ko na, kabisado ko na. Nakita ko na, kaya ko na to. Pero ayaw ko pa rin. So paano mo alam kung ito yung share-share mo at hindi ito? Eh, di mo rin alam. Sige, share mo na. Yung mga bagay di mo totally malalaman. Okay? They ask a sign. Gano'ng kalalim, gano'ng kalalim. Ang Diyos pa rin ang magkasabi ko, sasagot siya gano'ng gagawin niya. Okay? Kaya nga ito, ang gandang illustration din ito kasi pag talagang pinag-aralan mo ito, sinabi din ko nag-debate yung Hudyo dito at yung Kristiyano, galing din lang yung Kristiyano eh. Kasi yung mga Hudyo, papansin mo talagang photo literacy na. Hindi sinabi ganyan, walang ganyan. Yung Kristiyano, pag alam mo kasi New Testament din, pinulfill yan, yung kalaliman yan, tsaka yung kabluwan yan eh. Ganun lagi ang banat dyan. Kaya yung iba, yun, paano kung maniniwala, hindi na maniniwala. Oh, yun na nga, yun. Kaya di ba, makuha yung interpretation kasi una, hindi ka niniwala kay Jesus, ganit ka kay Jesus. Parang unfair na yun, dapat aniwala muna ako para maintindihan ko. Eh, may mga ganung bagay. Yun ang totoo. Okay, ano pa? Anong inihintay niyo sign? Ikaw ba? Anong pabaho sa akin? Ba't pagpabaho, kahit ano lang yan. Mas maganda nagpabaho kayo siya, hindi. Ilang sign na, binigay ko na sa'yo ba, believe it! Ngayon, kung talagang pinangako ka ng ano, nasa iyo din yan, pero hindi ko sinabing ginawa ko ito, ba, kaya nga lahat ng ginagawa ko dito, sinasabi ko sa inyo. Yung alam ko na ngayon, ang makakabuti sa inyo. Yan ang sign. Yung sinabi sa Bible na, yun nga, in all labor there is profit. Sa Tagalog, lahat ng trabaho may pakinabang yan. Kaysa naman pumuhanga. Ganyan po yan. At least nagtrabaho, ngayon, iba nag-aaral, kaya ganyan. Pag nag-aaral, trabaho niya yung pag-aaral niya. Amen? Amen. Si Pansel, bago sa ating. Ano pa na, nakita ko po yung bahay nila. Talagang na-burden din ako. Ano ba yung mga kapatid mo ba din? Ano, masyara din. Masyara na nga natin si, ano, di ba? Jorian. So, ayos, sana magtagal si Pansy, no? Alam niyo, kalawang pa rin Diyos, gawin niya. Ganun din tayo lahat. Amen? Amen. So, the Lord Himself shall give you a sign, believe it. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na kayo po ay kayo na po nagsasabi sa amin kung as a sign no? Kung kayo parang kay Ehas yung dahil si Ehas yung panahon niya sa Kuya Harry at siya po yung representative Panginoon ng inyong people yung panahon na yung Panginoon. Judah, I pray. Sabihan po namin na ganun din po kayo parang hinahamon niya ko yung Panginoon na magtanong, magalamin, magkalooban, magtanong nga kami ng tuklasin. At kami rin po yung magtanong at humingi sa inyo, Panginoon, hindi po yung magduda sa inyo na imposible kasi mas imposible namin gamitin. Hindi po imposible yan. Yung mga nakuha namin yun. Maniwala ko rin, Lord, sa inyo mga basa namin sa salita. Kasi na-explain dito, Lord, sa maraming revelation, Panginoon, I pray. And coming services, Lord, I pray palayang bawat isa. Masalang sa aming buhilang, Panginoon, mga itiwala sa inyo, Panginoon, palayang Lord. Salamat po, Lord. Yung iba naman, nagagalaan niyo po niyo. Kaya, ipilis pa kayo na, maligyan ko kapala din. Kaya sila sa unit. Fellowship pa ko lang. Salamat po, Lord.
Ngayon yung mga pinapanalangin namin, Panginoon, mas sa dahil yung Panginoon, I pray na kayo pong Diyos din din. Nandaanin yung pulor ng kapatang ginawarin yung lahat na pas. Napakagad yung pulor sa mga yung favor, Panginoon, yung pinag-tayin na ngayon. Yung next steps nila, papalawin doon. Mayroon ko sa mas mag-ibas pa siya. So, ngayon pong goodbye, yung doon sa amin, Panginoon, wala akong trabaho, nag-aagal. Mag-pay, Panginoon, ang trabaho, business. Natalaki na yung mga anak namin, wala sila, sila big blessing. But, yun ang talino, Panginoon, para sila malakihin. Malilingkod sila mga kanilang sakit, Panginoon. Nakapulay kayo mga lalaki. In Jesus' name, pray.